Mama, magpapaalam po ako sa inyo. Magkakaroon kasi kami ng outdoor school activity ngayong weekend. Outdoor school activity? Ah, yung sa Teddy Bear Experiment Organization? Apa! Eh bakit naman kailangan nyo pang pumunta sa malayong lugar para lang gumawa ng laruan? Ganun talaga yun, Ma. Gaya ng sinabi ko sa inyo dati, ginagawa yun para magkakilala na mabuti ang members ng organization at hindi lang para gumawa ng teddy bear. Outing lang naman ang tawag dun eh. Ganun din naman yun. Huwag kang maging pabaya at lagi kang mag-iingat. Noon ko pa yung pinapaalala sa iyo, tuwing may outing ka, kung hindi ka madadapa, sasakit naman ang tiyan mo, tapos ikaw pang alalahanin ng iba. Kurik ka dyan, Mama. Oo nga. Naman eh! Hindi pa ako lumalabas ng bahay, sinasabi nyo na agad yan! Ang Outdoor School Activity ng Teddy Bear Experiment Organization! Bye! Alis na ako! Sandali lang, Megan! Bakbak na lang ang dalhin mo. Lagi ka kasing nadadapa pag lumilingon ka sa kanan at kaliwa na dinadaanan mo. Mabuti nang wala kang bitbit ng gamit. Ma, hindi na ako bata. Kaya ko na sarili ko, no? Dalhin mo na rin to. Tissue. Hindi lahat na mapupuntahan nyo doon ay may maayos na CR at baka wala pa dong tissue. For sure, magagamit mo to. Hindi naman kami pupunta sa tuktok ng bundok, no? Kahit pa! May dalag ka bang raincoat? Paiba-ibang lagay na panahon. Dapat lagi kang ready. Sa camping area lang kami pupunta da! Para sa ikabubuti mo, sinasabi ko, magdala ka rin ng plastic bag para magamit mo kung uulan. Pwede mo ipang sukob. May masislungan kami. Doon kami pupunta sa wooden house. Basta, dalhin mo na lang. Pag naligaw ka sa daan at napagod, magagamit mo yan bilang pangsapin para makapagpahinga ka. Ma, di ako maliligaw doon, no? Ah, basta. Kukunin ko na. Ma, I'm in a hurry. Ito na yung plastic bag. Pakita po na rin itong basura, ha? What? Basura? Tinawag niyo lang ako para magtapo ng basura, ano? Pag hindi ko naabutan yung train, kasalanan to ni Mama! Ouch! Lagi kang nadadapa pag lumilingon ka sa kanan at kaliwa ng dinadaanan mo. Buti nang wala kang bitbit na gamit! Kasi naman niya, alam na niya ang dami kong dala. Utusan pa niya ako magtapo ng basura! Si Mama talaga! Ang tagal naman ni Mikan. May nangyari kaya sa kanya? Malapit na umalis yung train eh. Tatawagan ko muna siya. Sorry! Pasensya dahil late ako! Ano nangyari sa ilong mo, Mikan? Nag-nosebleed ka ba? Kung nag-nosebleed ka, hindi sapat na band-aid lang ang ilalagay. Nadapa ako nung umalis na ako, kaya ako na late. Hindi kasi ako nag-iingat, kaya yun, nadisgrasya tuloy ako. Oh, kasi wala na tayo natitirang oras. Oo nga, tara na! Okay ka lang ba, Mikan? Okay lang ako. Anong oras kaya tayo makakarating dun? Mga 11 siguro. Gosh, ito pa naman ang pinakaihintay kong outing. Magsisimula pa lang, pinamalas na ako. Hi! Mahirap kasing kumilos pag madami tayong dali. Noon ko pa yung pinapaalala sa iyo, tuwing may outing ka, kung hindi ka madadapa, sasakit naman ang tiyan mo. Tapos ikaw pang alalahanin ang iba. Amikon, ang dami naman yan. Puro chichirya pala, alam mo ng bag mo eh. Malayo kasi ang pupuntahan natin at mas masaya ang outing kung madaming baon. Si Mikan talaga, pangalawang juice mo na yan, di ba? Sa dami ng dala mong baon, siguradong tatabakan yan pag nag-outing. Baka naman biglang sumakit ang chan mo niyan, Mikan. Naku, nararamdaman ko na. Para nagsisimula na. Wait lang ha. Magsisiyar lang muna ako. Ouch, ang sakit na. Ang malas talaga. Bakit naman kasi ngayon pa sumakit ang chan ko? Walang tissue dito! Dalhin mo tong tissue. Hindi lahat na mapupuntahan nyo doon ay may maayos na CR at baka wala pa rong tissue. Siguradong magagamit mo to. Gosh, parang nagkatotoo lahat ng sinabi ni Mama. Mukhang tama siya. Okay, makinig kayo. Ito yung mga activities natin. Pagdating natin sa station, maghihintay doon yung private car ng cabin. At doon na tayo magre-register. At pagkatapos, pupunta na tayo sa Teddy Bear Museum. Sana balang araw i-exhibit din doon yung mga teddy bear na gawa natin. Oo nga! Pagkatapos naman nun, pupunta na tayo sa tabing ilog at doon tayo magluluto ng barbecue. Excited na ba kayo? Wow! Barbecue! Ate, Kamika, nakala ko ba masakit yung tiyan mo? I'm fine eh! Nakarating na tayo! Ang sarap ng sariwang hangin! Yay! Camping! Wala pa naman tayo sa campsite ah. Oo nga eh. Pero tingnan nyo. Huh? Puro mga magbo-boyfriend na nandito. Oh no, gusto mo naman. Dito tayo, oh. Sira.
Nasaan yung private car na susundo sa atin? Ang weird, sabi ko naman makakarating tayo ng ganitong oras eh. Mikon, kailangan mo pa kasing lakasan ang pagpedal. Nilalakasan ko na nga, no? Pasensya na kasi hindi ako sanay. Hindi naman kasi ako pumunta dito para magbike, no? Wala na tayo magagawa. May emergency daw kasi kaya hindi pwedeng gamitin yung private car. Di ba, alay, magandang experience din to. Ha? Tingnan mo, paakit pa yung kalsada. Hindi na! Go! Go! Oh. Ah! Agad-agad-da! Wow, wow nga! I'm tired na. Kararating lang natin. Ba't mukhang pagod na agad si Mika? Bakit pagod na pagod na siya? Hindi ha. Okay lang ako, ano. Mabilis din ako makakabawi ng lakas. Ilang buwan ko hinintay to, no? Kailangan mag-enjoy talaga tayo para sulit naman. Tama. Sige, magpa-picture tayo dito. Teka, si Mika nang in-charge sa pagkuha ng picture, di ba? Oo, dala ko yung camera, no? Magpa-picture na lang tayo sa staff nila dito. Oo nga. Paano yan? Puro naman teddy bear ang lahat ng lugar. Siyempre naman, ano bang ina-expect mo? Teddy bear museum to eh. Pero wala naman tong pinagkaiba sa mga teddy bear na ginawa natin eh. Joke lang! Teka, nasa si Mika? Oo nga no, naliligaw na kaya siya. Saan ba siya nagpunta? I'm here! Huh? Here! Pagkatapos ng 10 seconds, mag-pose kayo ha! Isaset ko na! Mika, bilisan mo! Nasaan yung gagamitin pang barbecue? May magpaprovide naman ng mga gamit dito sa campsite. Teka, parang dumadami pa yata yung mga sugat mo, Mikan. Oo nga, puro aksidente inaabot mo. Hindi, wala lang yun, no? Magpa-picture na tayo. Sige na, ako na lang kukuha ng picture natin. Okay lang, kaya ko na to. Mas magandang anggulo mula dito. Okay, say cheese! Mikan, delikado yan! Mag-iingat ka! Huwag kang madududot! Huwag kayong mag-alala! Okay, say cheese! Sabi na nga ba eh, kanina pa kasi masama ang kutob ko eh. Mikan! Abangan na susunod na mangyayari sa part 2! Atashinchi! 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 Kahit na nahulog ako sa ilog, konti lang naman mga sugat na nadagdag. Buti na lang hindi ko nabalian ng buto. Oo nga, Mikan. At saka hindi din nasira yung camera. Buti na lang pala, may dala ka malaking plastic bag. May nagagamit kang pantapis. Oo nga eh. Di ko ina-expect na magagamit ko pala yung plastic bag na pinadala sa akin ni Mama. Para sa ikabubuti mo, sinasabi ko sa'yo, magdala ka na ng plastic bag para magamit mo kung uulan. Pwede mo ipang sukob. Hindi lang to pwedeng ipang sukob. Pwede rin pala itong gawin pang tapis. Buti na lang pala. Achay! Nilalamig ka na ba? Gusto mo bang dagdagan pa natin yung panggatong natin? Hindi na. I'm okay. Excuse, may dala ba kayong extra underwear? Papalitan ko na lang pag uwi natin. Kailangan ko lang talaga eh. Wala kaming dalang underwear dito. Nasa cabin yung mga gamit natin eh. Ay, kung bumalik na lang kaya tayo doon. Ha? Sayang naman to. Ano kung hindi na natin kailangan pang bumalik? Ganito na lang. Matutuyo din to kaagad. Sigurado ko? Sige ha, pero wag mo masyadong ididikit. Baka magtutong. Oo nga pala. Kukuha lang muna ako ng tubig. Sandali okay, lang ha. Okay, sasama ako sa'yo. Sasama din ako. Tara na. Wait lang. Ayoko maiwan dito. Wait lang! Mika, lumapit ka na doon! Sumama ka na sa picture! Kasi... Mika, naligo na! Huwag ka na bahiya! Hindi naman makikita sa picture na wala kang suot na panty eh! Oo nga naman. Ano kaya ang hapunan natin? Sana masarap. I'm hungry na eh. Di ka kasi gano'n nakakain ng barbecue dahil naiilang ka, wala kang panty. Lakas! Wow, yaki! Ang sarap! May beef pa! O ano, masarap pa ang hapunan, Mikan?
Alam niyo na siguro kung paano iluto yan, no? Puro mga babae naman kayo, eh. Opo, kaya na po namin to. O sige, kayo nang bahala dyan, ha? Basta huwag kayo mahihiya. Kumain lang kayo. Opo! Ayos, magluto na tayo. Pakibukas yung stove. Okay. Paano ba ito sisimulan? Mikan, ito ba dapat ang unang ilalagay? Oo, yan nga! Teka, Mikan, tingnan mo, nag-grill muna sila ng beef, oh. Yun ba dapat ang unang gagawin pag nagluluto ng sukiyaki? Mukhang ganun na nga. Excuse me, ganyan ba talaga yan? Bakit kayo nag-grill ng beef? Barbecue na ba kakainin natin? Huh? Ha? Mikan, bakit? Hindi ba kayo nag-grill muna ng beef? Hindi eh. Di ba itong gagamitin? Oo, pero bago gamitin yan, kailangan i-grill muna ng konti yung karne. Magiging malambot yung beef ko, iluluto nyo muna. Ganun ba yun? Hindi ba mong golden barbecue lang ang ginigrill? Siyempre, grilled yun, pero kadalasan ginigrill ang beef ng sukiyaki. Paano na to ngayon? Wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan eh. Ilagay na lang natin lahat! Okay lang ba yan? Oo, don't worry. Makakain pa rin natin yan. Pareho lang naman yung ingredients eh. Teka, tingnan mo to. Alam mo ba kung ano to? Butter yan. Dapat tunawin mo na yan sa pan bago mag-grill ng karne. Naku, lagot na, Mikan. Mukhang mali na lahat ng ginawa natin sa simula pa lang. Ilagay na rin natin yan sa pan! Sigurado ka? Ngayon ko palang nilagay yung butter. May silbi pa rin ba yun? Basta, ganyan na lang. Huwag na tayo mag-isip pa para hindi na tayo mahirapan. Ay, maabok na yung pan! Ano na gagawin natin ngayon? Kumain na tayo! Wow, mukhang masarap! Pakilagyan naman to! Okay! Sukiyaki din to, pero ang layo ng itsura kumpara sa kanila. Buti pa kumain na lang tayo. Hungry na ako kanina pa eh. Oo nga. Ang sarap! Oo nga, tang lambot ng beef! Grabe, hindi ko kalayang masarap pala to! Oo nga, kahit matigas yung karne, masarap pa rin. Mukha lang nakakatakot kainin. Oo nga pala, may tinapay ba dyan? Masarap din kasi kung lalagyan ng tinapay. Seryoso ka ba? Bakit naman tinapay? Di ba dapat noodles? Naku, kami lang sa bahay ang gumagawa nun. Ang alam ko, sa onion soup pwedeng maglagay ng tinapay, pero bagay din ba yung sa sukiyaki? Kadalasan, noodles ang nilalagay dito. Ganun ba? Naisip ko lang kasi na baka pwede yung subukan. Naku, nag-isip pa ako ng palusot. Hindi ka ba makatulog? Huwag mong dibdibin yun. Kahit na ito pa ang sabihin ng iba, masarap pa rin ang sukiyaki natin. Magiging masayang alaala din yun pag alis natin dito. Tingnan niyo po, na-develop na yung pictures namin, Mama. Patingin nga? Aba! Mukhang maganda ang cabin na nakuha niyo, Maganda po sa place na yun. Ano ba yan? Tignan mo naman, lagi ka talagang naradapa. Nakita nyo na, okay lang po yan eh. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya puro band-aid kapag uwi mo. Siguro puro pasa ka din sa katawan, ano? Hay naku, ikaw talagang bata ka. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka bagay para sa outdoor school activities. Hindi naman sabihin yan, Ma. Tignan nyo po ito, sukiyaki ang puna namin. Ang sosyal, no? Sukiyaki? Akala ko kaning baboy! Kahit siguro gutom ako, hindi ko kakainin yan. Alam ko pong hindi yan presentable, pero masarap naman. Yun naman po ang importante. Ano ka ba naman? Naturingan ka pa man din babae. Dapat marunong ka magluto nito. Wait, Ma, may naalala ko. Nalaman ko po na hindi pala nilalagyan ng tinapay ang sukiyaki. Well, of course. Alam ko yun. Nagkataon lang na naglagay tayo ng tinapay dati. Nagkataon lang ang tawag doon? Lagi po natin ginagawa yun eh! Ano naman? Specialty natin yun! Nag-barbecue pala kayo? Oo, ang saya, hindi ba? Mas sumasarap ang barbecue pag sa campsite kinain eh. Bakit ganyan ang itsura mo dito? Parang nahihiya ka sa litrato. Pulang-pula ang mukha mo, oh. Marami na po ako iniisip nun. Saka ang init po kasi dyan, kaya ako namula. Hindi. Napansin niyo na wala akong suot na panty. Ito, tignan niyo. Teka, ano ba to?
Dahil doon! Meron pala dyan isang oso! Hindi nyo napansin yan? Hindi po eh! Ay, paano kung sinugod kayo? Siguradong mapapahamak kayo at hindi lang sugat ang aabutin nyo! Sente nyo, nakauwi kayo ng ligtas! Buti na lang, walang nangyari! Ay sus, Tidibir Experiment Organization nga, kaya may uso. Atashinchi! 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 May mga exciting pang mangyayari, panoorin nyo! Tara, makapaglaro tayo kay Mama! Kaya nyo ba talaga ito? Kung ganun, simulan na natin! Hulaan nyo kung nasaan ang pulang bola. O ayan, nilagay ko yung bola sa basong nasa gitna. Ngayon, matapos kong ilipat-lipat ang mga baso, nasaan na yung pulang bola? Ta-da! Nasa gitna pa rin. E kung ganito naman ang gawin ko? Asa na? O ayan, nasa na kaya? Tantatadon! Kung matalas talaga ang mga mata nyo, hindi kayo mahihirapang alamin na nasa pangatlong baso na ang pulang bola. Nasundan nyo ba yung? Ito ang huling mensahe ko sa inyo. Kung gusto nyo lumina ang mata nyo, kumain kayo na squash! Ayon sa natanggap kong balita kanina lang, ito ang susunod na episode ng Atashinchi. Ang unang bahagi ay pinamagatang ang boring ng summer. Yung isang bahagi naman ay ang vacation goal ni Mikan. Abangan nyo yan ha! Tungkol sa mga bagay na pwedeng gawin sa summer vacation ang mga kwento natin sa susunod!